Magandang tanghali sa inyong lahat. Ako nga po pala si Rixin Malinaw at ngayong araw na ito, tatalakayin natin ang tungkol sa morpolohiyang Pilipino. Ang morpolohiya ay ang sangay ng linguistika na nag-aaral ng morpima. Tinatawag na morpima ang pinakamaliit na unit ng isang salita na nagtataglay ng kahulugan. Bawat salita ay tinatawag na patayang salita o salitang ugat na maaaring napian ng mga panlatin nagkakaroon ng kahulugan. Halimbawa, madamo, matubig, maputik, matalino, magalang, masunurin, na ang ma sa pormina ay idinudugtong sa madamo, matubig, maputik, na ang ibig sabihin ay marami, at sa matalino, magalang, masunurin, na ang ibig sabihin ay katangian. Dahil ang morpimang ma ay idinudugtong sa iba't ibang salita upang magkaroon ng mas maayos na kahulugan. Mga uri ng morpima. May dalawang uri ang morpima. Una ay ang morpimang panleksikal. Sa uring ito, masasabing tiyak ang pangalan ng tao, bagay, o lugar, katangian nito, at diwa ng aksyon. Halimbawa, nanonood ng sine sa SM Fairview, sina Fatima at Norsiasa. Pangalawa, morpimang pangkayarian. Sa uring ito, walang kahulugang ipinahayag ang morpima kapag nag-iisa. Halimbawa, nang, sa, mga, at ang mga ito ay walang tiyak na kahulugan. Laging tandaan na ang morpimang panleksikal ay may tiyak na kahulugan, samantala ang morpimang pangkayarian ay walang tiyak na kahulugan. Kinakailangan pa nitong makita sa isang teksto ang mga ito upang magkaroon ng kahulugan. Uri ng morpima sa wikang Filipino. May tatlong uri ng morpima sa wikang Filipino. Una ay ang morpimang ponima, pangalawa ay ang morpimang salitang ugat, at pangatlo ay ang morpimang panlapit. Ang morpimang ponima, kung nagbabago ang kahulugan o kasarian dahil sa pagdagdag ng ponimang a o kontradaksyon ng o sa a o o ay tinuturing na ponima. Halimbawa, gobernador, nagiging gobernadora, konsehal, nagiging konsehala, kapitan, nagiging kapitana, at abogado, nagiging abogada. Dahil ang porpinang ponima ay binubuo lamang ng O at A na may kahulugang nagpapakita ng kasarian. Morpimang salitang ugat. Ito ay uri ng morpima na walang panlapi. Ito ay ang payak na anyo ng isang salita. Halimbawa, indak, ganda, buti, sayaw, sipag, payat, sulat, bata, at bunso. Dahil ang morpimang salitang ugat ay may tuturing malayang morpima dahil nakakatayo ito mag-isa. Morpimang panlapi. Ang morpimang panlapi naman, ito ay uri ng morpima na idinurugtong sa salitang ugat na maaaring makapagpabagong kahulugan ng salita ngunit hindi nakakatayong mag-isa. Ang mga panlapi at kailangan idugtong sa salitang ugat upang magkaroon ng kahulugan. Narito ang ilang mga halimbawa ng morpimang panlapi. Morpimang panlapi na ma, idinurugtong sa salitang ugat na bait, magiging bagong morpima, mabait. Morpimang panlapi idinurugtong sa salitang ugat na awit, magiging bagong morpima, umawit. Morpimang panlapi an, idinurugtong sa salitang ugat na aklat, magiging bagong morpima, aklatan. At morpimang panlapi ma, idinurugtong sa salitang ugat na pera, magiging bagong morpima, mapera. Dahil ang morpimang panlapi ay nakasalalay lamang sa salitang ugat upang magkaroon ng kahulugan. Yun Langpo at Maraming Salamat.